Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot na ipakita ang kahinaan mo. Lalong-lalo na kung ito'y makapagdudulot ng mga kapakinabang na bagay sa buhay ng kapwa mo. Iba kasi sa atin naiinis kapag naaawa sila, kapag lumalambot ang puso nila. Tuloy, nakapagbibigay sila, nakapagpapatawad sila, nakapagbibigay sila ng tsansa, nakauunawa sila. Inis na, no, no ba naman? Ito na naman ako. Sabi ko, hindi ko napagbibigyan ito eh. Ano, sabi, dapat magtipid ako. Ito, magbibigay na naman ako. Feeling tuloy nila, inabuso sila. Feeling tuloy nila, naloloko sila. Feeling mo lang yon. Eh, paano kung feeling mo lang talaga? I guess hindi na mahalaga kung tayo inaabuso. Kung kala natin tayo ay niloloko, lalong-lalo na kung hindi naman tayo sigurado. Ang mahalaga na awa ka, nagbigay ka, tumulong ka, may ginawa ka, nagpatawad ka, umunawa ka. Kung niloko ka, hindi mo nasagutin yon. Pagharap mo sa Panginoon, hindi niya sasabihin sa iyo pagdating ng panahon, nagpaloko ka, syunga, hindi ganun ang Panginoon. Ang makakount doon, yung iyong pagtulong. Yung naloko sa'yo, problema niya yun. Siya mananagot doon. Baka nga mas husgahan pa tayo ng Panginoon sakaling na-touch tayo, nadurog ang puso natin. Pero nagmatigas pa rin tayo. Don't you realize na kapag tayo naaawa, hindi na tayo kundi ang Diyos na ang kumikilos o gumagawa. Don't you realize na kapag tayo naaawa, parang yung awa na yan ay hindi na dumadaan sa ating isipan. Sa ating isipan na po pwedeng magproseso. Huwag kang maawa. Huwag mong tutulungan yan. Abusuhin ka lang yan. Pag tinulungan mo yan, hihingan ka uli yan. Ah, hindi na. Hindi na dumadaan dito. Diretso na dito. Sa ating kalooban. Basta naawa ka lang. Na hindi mo malaman. Ma-explain ang dahilan. Bakit nga ba ganyan? O sige nga. Maliwanag na ba sa iyo ang dahilan kung bakit para sa isang tupa iiwan daw ng mabuting pastol ang siyam na putsya? Anong dahilan dun? Maliwanag na ba sa iyong dahilan kung bakit tinanggap pa rin ng ama ang alibugha niyang anak na pilit na kinuha ang mana sa kanya samantalang buhay pa siya? Only to spend it sa mga bagay na walang kwenta? At kailan pa sa iyo naging maliwanag ang dahilan ng Diyos? Ang Diyos para iligtas lang tayo magkakatumang tao? Maliwanag ba ang dahilan? Para lang ganito yan. Maliwanag ba sa iyo ang dahilan? Ito man ay iyo o hindi mo karanasan, pero nakita mo naranasan ng iba. Maliwanag ba sa iyo ang dahilan kung bakit tinanggap at inalagaan mo pa rin sa huli ang asawa mong dumurog ng puso mo? Tinanggap mo pa rin ang anak mong lumapastangan sa iyo? Pinahalagahan mo pa rin ang biyanan mo, ang manugang mo, na hindi nagbigay pakita ng halaga sa iyo? Nagbibigay ka pa rin, tumutulong ka pa rin sa kapatid mo o sa kaibigan mong ang dami mo nang naibigay na feeling mo na lang ikaw ay naloloko. Kung bakit tumutulong ka sa isang tao na hindi mo naman kaano-ano? Nakita mo ba ang maliwanag na dahilan para dyan? Hindi ba't wala naman? Kung meron man maisip na dahilan, maintindihan mo ba ng lubusan? Hindi! Bakit? Kasi hindi na yan sa tao na lang. May kinalaman na ang Diyos dyan. Hindi na yan emosyon mo lang. Emosyon na ng Diyos yan na kumikilos sa iyong katauhan. Ang gumagana dyan ay hindi na pagkatao mo lang. Ang pagiging anak mo na ng Diyos ang gumagana dyan. Kaya actually, hindi yan kahinaan. Kalakasan yan. Kasi dyan mo mas nararamdaman ang Diyos na kumikilos sa iyong kalooban, sa iyong katauhan. Galatians 2.20, sabi ni San Pablo, hindi na ako, kundi si Kristo sa pagkatao ko, encouraging me, impelling me, even commanding me to help the needy. And besides, hindi mo masasabi, makiklaim na ikaw ay malakas kung ang ginagawa mo ay kaya rin ng iba, kapatid. Yung pinag-uusapan nating awa dito, yung pinag-uusapan nating emosyon ng Diyos o puso ng Diyos dito, hindi lahat makakaya yan. Ang nakakaya lamang niyan ay yung tumatalima sa sinasabi ng Panginoon na tumutulad sa bata, hindi nagtatanim ng galit, mapagtiwala, mapag-unawa, mapagbigay, hindi mayabang. Kaya nga, para sa akin, ang mga bata lang ang malakas sapagkat mayroon silang kakayanan na pilit hindi makayang gawin
ng mga katandaan. No wonder ang sabi ng Panginoon, tumulad kayo sa mga bata, na para bang sinasabi niya, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na maging mababa, mahina sa pananaw ng mundo, kung ito naman ay kalakasan para sa mga matako. Hindi po katangahan ito, ah. Ang katangahan ay nagbibigay ka pa rin, bagamat alam mo, maliwanag na sa iyo na ikaw ay niloloko, kundi ito ay pagsunod sa udyok ng Panginoon ayon sa hinihingi ng sitwasyon at pagkakataon. At hindi katangahan yan, kabanalan ang tawag diyan. And for this kind of people, with this wisdom, with this realization, with this disposition, ang sinasabi ng Panginoon, kang mag-alala, maloko ka man in the process, hindi mo nakasalanan yon. Basta hindi kita pababayaan, hindi kita hahayaan na maging talunan. Remember, kasama mo ako nang gawin mo yan, nang magpatawad ka, nang tumulong ka, nang maawa ka, kasama mo rin ako sa magiging epekto niyan, hindi kita iiwanan.